guys, ang ngayon po magluluto ako ng fish fillet with butter and oyster sauce. Kakailanganin natin ay itong lagyan natin ng kunting asin kasi mamaya kaya kunti lang yung asin kasi mamaya lalagyan natin siya ng oyster sauce. Hiniwa-hiwa ko na siya ng maliliit ganito, so kayo na pong bahala kung gaano kalalaki yung gusto nyong hiwa. So ayan po, hiniwa-hiwa ko na ng maliliit. So nalagyan natin ng asin, lalagyan din natin ng flour. So asin lang po at saka flour ang ating ilalagay sa ating isda fish fillet. So haluin lang natin po yan hanggang sa ma-mix mabuti, malagyan ng flour lahat ng ating isda. So, ayan po, nalagyan na natin siya ng arena. So ang gagawin po natin ngayon ay ipiprito po natin. Hindi po kailangan yung pritong-prito yung itsura. Kailangan lang mag-golden brown ng konti. So ang nilagay ko po dito is only flour. Wala siyang itlog, flour lang po. So gagawin natin is piprito po natin. Nang ano, kailangan yung isda nyo is nakalubog sa mantika. Para maganda yung pagka-crispy niya. So ilalagay ko po lahat. Make sure po na ano, malinis yung inyong kamay sa paghawa. So ayan po, konti lang. Huwag nating masyadong overload kasi hindi maganda yung pagka crunchy niya pagka masyadong overload yung ating paglulutuan. Pwede na siya. Ganito lang yung ating, hindi kailangan super brown siya. Kasi itong isda na to malambot. So ito, para lang siyang nuggets, parang nuggets lang. So aahon natin yan. So lulutuin natin lahat hanggang sa golden brown. Tapos na lahat. Tapos na natin lutuhin. Prito lahat. So, next na gagawin natin ay ang kanyang sauce. May isa akong nakalimutan guys na isang ingredients niya. Kailangan pala natin ng honey. Kalimutan kong sabihin. Yun. So, susunod na nating gawin yung kanyang sauce. So, ito na yung ating fish fillet na prinito natin. So, okay na siya. Susunod naman natin gawin ay ang kanyang sauce. Natapos nating iprito yung ating isda, yung fish fillet. Gagawin naman natin ngayon ay ang
kanyang sauce. So ang kailangan natin ay garlic, iniwa ng pinong-pino at saka ito. Iniwa ko na ginger. Iwain mo lang ng pinong-pino kung mabungol kasi yung ano namin, kung may, mas manipis pa dito ang gawin nyo, mas maganda. Saka isang pirasong spring onion. Kunti lang yung kailangan ko, spring onion. Saka butter, saka oyster sauce, saka honey. Nilagay na natin yung ating palayo. So, hihiwain muna natin itong spring onion. So, ayan guys. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng kunting mantika. So, para sa ganon hindi masunog yung ating butter. So, kailangan ng kunting mantika. So, gagawin natin ay lagyan natin ng ating mga dalawang, depende na sa dami ng inyong lulutuin na isda. So, kayo na lang yung mag chance ng inyong butter. Ako, dahil sa ito lang yung lulutuin ko, kunti lang. So, ang gagamitin ko is 2 kutsara na butter. So, huwag niyong kalimutan guys na lagyan niyo bago kayo pagka nagluluto kayo ng may butter. Pag nagigisa kayo ng may butter, lagyan niyo ng kunting mantika kasi para hindi masunog yung inyong butter. So, lagay natin yung ating ginger. Ginger muna kasi yung bawang madali siyang masunog. So, ayan guys. Golden brown na yung ating gulay. Ay, ating ginger. So, lagay na natin yung bawang. Sunod na natin yung ating spring onion. Golden brown na yung ating bawang. At saka luya. Pahina natin ng konti yung ating apoy. Lalagay na natin yung ating isda. Pahinaan nyo yung apoy guys pagka nailagay nyo na yung isda kasi kung hindi matutuyo yung inyong bata. So, lagyan natin ng oyster sauce. Tapos, yung ating honey. So, pwede na siya. Tikman muna natin. Ang sarap. Ang sarap, guys. Sabi ko na nga. Ang sarap. Try nyo, guys. So, ayan. Pwede na siya. Fish fillet with butter, honey, and oyster sauce. So, ayan guys, pwede na siya. Anguhin na lang natin sa lagay natin sa ating lalagyan. So, ayan guys, yung aking fish fillet with butter, honey, and oyster sauce. Try nyo guys, napakasarap nito. Promise, hindi kayo magsisisi talaga. Ang sarap. Pag sinabi ko pong masarap, talagang masarap. Yan guys, sana po nagustuhan nyo. Don't forget to subscribe my channel.